있어요? 어때요? 맛있어. 페디 무방 이하티. Isa ng dead meme ang Mamon Girl at ngayon nagbabalik ulit siya at ngayon nahulog naman siya sa bitag. Kay init-init ng panahon ngayon at nagbabaga rin ng mga balita ngayon at double action, baka may heat stroke tayo kaya dapat maligo tayo at saka iinom tayo dapat ng tubig, di ba? Buwan na sa lahat ng mga manonood at ito nga pala si Random at hindi alam ko anong ginagawa niya sa buhay niya pero ngayon alam ko ang gagawin ko ngayon at yun ay ibabalita sa inyo ang dapat na ibalita. At pero bago ang lahat, syempre kailangan muna natin ng intro. At para lalong maintindihan natin ng medyo slight, panoorin naman natin ang kinat ko lang ng mga scenes na mula sa bitag. Kasama niya yung mga parents niya sa pag-report sa bitag at sinasabi nga na pinagsisigaw nga siya at inaabuso siya ng Dean. Pero ito nga yung mga ibang skit na papanoorin. I mean, ibang scenes na papanoorin natin. Dalawang beses na po akong inataka po kasi po dahil po sa mga salita niya po sa akin. Tulad na? Ano po, katulad po nung huli po akong inataka ngayon, January 10 po, pinagsisigawan niya po ako. Tapos nagwawala po sa office, kinakalampag po yung table. Tapos kinakalampag po, sinasabi po na, ano po, ayaw niya daw po ako tanggapin po sa klase niya po. Oh, that's so sad. Ano bang ginawa mo kung bakit nagagalit siya hindi? May kasalanan din po talaga ako dun sa estudyante po. Kasi po, na-late po ako. Tapos hindi po sinunod yung rules na tumakbo po. Yung parang practice po kasi siya ng sayaw. Parang kailangan po tumakbo pag na-late. Tapos hindi po ako tumakbo. So, ano ginawa ng game? Wala po. Imbis po na ayusin niya po, ako po nang ako yung inaarag niya po sa harap ng mga estudyante na ako daw po may kasalanan, may sakit daw po ko sa pilit. Sa harap ng estudyante? Tapos sinasabi po, pilit daw po. Sabi, alam mo, may sakit ka sa pilit. Sa pilit. Maayos naman po yung pagkakasalita niya, pero yung mga words niya po, parang hindi. Pero paano po yung kinakalampang nasa harap niya, di ba? Para hindi nagkakatugma. Gagawa tayo ng sulat. Ang sabi ay kinakalampang daw, tapos pinagsisigawan. Pero ba't ngayon maayos ang pagkasabi? Medyo hindi masyado. Hangad ho namin sa Vita Kilos Pronto na makuha ang panig ko, ang kabilang panig. At hindi agad kami nagpapaniwala until such time na kami ho'y ay kakatok din sa inaakusan o respondent. Kaya ganun ho'ng aming ginagawa. Pero kaninang umaga ay tumanggi na humarap ang nagre-reklamong si Mary. At dito kinausap na ng bitag yung din. Actually sir, ano po yan eh? Nag-start po dun sa pagiging late niya po sa mga practice. Bakit? Okay, sinasabi niyo po yan. Yung tardiness, consistent. Okay. Opo. Tapos ang late niya po, ang usual na late niya, hindi lang po minute. So usually po Tell me, anong nakita mo bilang instructor or professor doon sa klase habang ganituturo? As far as this particular kid, itong bata na to, compared to the other kids in the class? Lagi po siyang late. Yung po ang problem ko sa kanya. Tapos, lagi siyang late? Ngayon pong 4th year, wala po akong handle sa kanya. Yung 3rd year pa po siya, handle ko sa isang major. So, bumagsak po yan sa final test yung nakaraan. Pero tinulungan ko po siya makapasa dahil nga, iniisip ko rin na makahabol siya. Ganun, dami naman ng INC. Grabe. Pinapare-enroll ko yung bumagsak ng subject para matulungan ko na siya. At yung pinapahabol ko pong isang subject para ma-follow up naman niya. Na hindi po rin siya dumating on time nung dapat mag-follow up. Ano bang problema rito? Ang nakikita ko lang po niya ng problem ng bata, yung hindi po niya matanggap kaga na sasabihan siya na may nagagawa siyang violation, na hindi niya po nasusunod sa policy, ayaw niya po tanggapin. Lagi po siyang nag-aanap ng reason. Lagi siya magdadahilan, lagi po siya mag-deny. Anong status niya? Gusto ko lang malaman kasi pagpunta sa amin dito, parang sinusumbong ka na
makasama mo din na parang ikay pinag-iingitan na parang pati parang masama daw yung din. It's too good to be true, paniwalaan na to. And I even have to admonish yung tatay at nanay kasi inaayunan siya. Opo, at saka sobrang pagduduro rin po ginawa sa akin ng parents. Oh. Ng father sa harapan ng mga estudyante. Oh, okay. During deliberation, dinuro-duro po ako sa harapan ng committee nang halos nagsasalita po siya sa akin na wala sa katiwa-tiwala, may mga ganoong parents talaga. Hindi tanggap na hindi talaga gumagawa ng magandang performance yung mga anak nila, no? Ito yung kaso, na kapag hindi talaga tanggap ng parents na yung okay sila at yung anak naman nila, napapasinungaling sila kasi takot sila mapagalitan sila dahil hindi nga sila gumagawa ng dapat nilang gawin. I think all of this is mahulog yan sa ewan ko, sa pagdidisiplina ng parents sa anak. Kasi hindi na naman magiging ganun yung anak kung hindi maganda yung pagpapalaki ng parents sa kanya. I mean, may mga bagay kasi yata talaga na pinipressure siya na, oy, pag hindi mo yung gagawin, bahala ka sa buhay mo. Until na such time na nawawalan siya ng purpose ng paggawa ng mga, I mean, nawawalan siya ng purpose ng pag-aaral. Diba? Kaya pag nawawalan siya ng purpose, nawawalan siya ng gana pumasok. Lagi na lang siya nalalate. At gusto niya na lang pumasa, gusto niya na lang graduate, pero wala siyang nagagawa. Kasi wala siyang maharap na inspiration o motivation, di ba? So parang gusto niya lang din na kumuha ng validation from her parents. Kasi yun lang din yung only thing na makakapagpasaya sa kanya. Kasi hindi naman yata siya napapraise na kapag mayroon siyang ginawang maganda, di ba? So parang nawawalan siya ng purpose na, hindi ko mabablame si Mamon Girl. Hindi ko mabablame. Pero, syempre, may kasalanan nga rin talaga siya. May kasalanan din siya. At sana talaga na dapat payuhan yung mga magulang niya na hindi siya dapat pinapresyo. At hindi dapat dinuduro-duro yung din. Kasi mas alam ng din kung anong ginagawa nila. Fair yung school as much as, I know. Lalo na kapag university, di ba? Hindi magiging universidad ang isang kolehiyo kung wala silang napatunayan o nagawa, naipakitang meron silang na-raise na mga academic achievers ng mga students, di ba? Pero ipag-pray natin na sana makapasa si Mamon Girl at siya na naman, ibubuhay na naman niya yung meme na pagiging mamon niya. At dahil dyan, sumunod na tayo. Anxiety, depression, low self-esteem, it may make you so creative. Talaga, tapos hindi lang ang hemp plant kaya kang mag-produce ng oil. So basically, inaresto nga siya kasi may dalang nga siyang maraming marijuana. So, isa pang pinaka-brighter side nito, ang Pilipinas, uunlad, kaya maging 1:1 ang peso to dollar. You wanna know why? Because ito yung magiging port of exchange. So, para magkaroon tayo ng mga imported goods for our industry, kailangan natin makipagpalitan ng marijuana natin na hindi tumutubo sa bansa nila, na sa atin lang tumutubo. Ewan ko ba talaga bakit sa mundong ito, ang tagal ko nang pinanganak, sinasabi itong bawal, pero ang daming tao gustong subukan. Sobrang controversial niya na ang daming tao nagtitake ng risk, magkaroon lang ng plant. Wow, it's very articulate, no? Just to have a hint of it. And what are the reaction? Hindi pala siya masama. Ang masama, ang pag-iisip ng tao, and who insisted that law, why is it so illegal? Where in fact, it's not even dangerous to your health. It's all organic, it may make you calm, so calm and creative. Kala ko, yun lang. Calm. There's two kinds of marijuana kasi. This is the sativa, which is very good to grow in our place in Philippines. Sativa makes you energetic, creative, and imaginative. Yung indica, that's what you call mas malakas. So high-grade marijuana yon na hindi dapat nakakapasok sa Pilipinas. Kung ako lang gusto kong maging legal, marijuana lang ng Pilipino, yun lang. Yung ibang marijuana hindi makakapasok, marijuana lang na sativa na tumutubo dito sa Kalinga ang gusto ko maging legal. Yun lang. Lalaban ako para maging legal ito. Yes. Wow, ang cool ni Kuya, no? Kasi pinaglalaban niya talaga yung marijuana. Pero sad to say, syempre hindi pa naman tayo open sa ganoon. At I think kakabukas pala natin or kaka-start pala natin na i-gawing legal yung marijuana. Medyo close-minded pa rin naman yung mga iba. Tsaka mahirap din kasi mamaya gagawing business din yun ng mga ibang tao na illegal, diba? Kasi syempre may mga iba't ibang lugar na rin dito na ginagawang illegal yung mga nakababawal na droga, diba? I really hope na
strict implementation yung gagawin ng government para sa pagbebenta ng marijuana ng legal. At parang gagamitin ito sa mga hospital for rehabilitation and other things, no? Pero tama na nga yung sa mga kabadripan ng mga nangyari din sa atin. At dumako naman tayo sa mga good vibes. Ito naman ay yung mga naglalarong mga Jollibee Crew after yata ng closing hours, no? At kahit pagod sila, masaya pa rin sila. And this is so nice. Nakakatawa rin yung nag-DJ. Serve daro na wala na. Ang cute. Ito namang video para ipapain mo yung mga usisero sa Pilipinas. Bakit? Pero ang dami talaga sa zero sa Pilipinas, no? Hi! Hello! Galing, oh! Marunong niya! One hand ka! One hand! Oo, oh, one hand! Wisip ka! Galing! Nice! Sa susunod dapat mag-practice talaga bago tayo mag-stunt, no? Kaya mag-wawanan pa kayo. At dito na nga nagtatapos yung video natin. At inaabangan ko yung Karamiya kasi maghihiwalay na silang dalawa. So, alam kaya ang mangyayari, no? At siguro dadami ulit yung mga memes. Kaya abangan naman natin. Abangan natin mamaya. At dahil dyan, like nyo tong video to, tsaka i-subscribe yung channel ko and follow my Twitter and Instagram account. Para dumami yung subscribers, para mas ganahan ako na mag-upload ng video. At i-request nyo kung ano yung mga gusto nyong gawin ko. Diba? Kaya hanggang dito na lang muna yung video natin at sa susunod magkikita-kita ulit tayo. Kaya ito na. Bye!